namin i-rinse yung tangke ng tubig. Dahil na pambayaan na yun. Ulan na ng ulan. So nung si Lola pa lang yung nandito, mga kasimanwa, medyo nang pambayaan yung mga tangke ng tubig. Matagal na hindi nalinisan. Okay, so ngayong lagi na umuulan, unahin muna namin linisan tong maliit na tangke. Pero ang dami ng lamang tubig, oh. So isasali namin siya doon sa mga drum. Kaya mo ba lang ngayon yan, Kuya Vince? Ha? Kayang-kaya? Max naman. Madumi ang tangke. Sobrang dumi. Tapos pag napuno na ulit to, pagkatapos sa malinis, yun naman ang susunod natin, yung malaki. Ayan, officially, habagat na mga kasimanwa. Pahirapan na naman ang supplies nito dito sa isla ng ilang buwan. So, dapat maghanda na din tayo sa bukid. At mag-imbak na ng supplies para sa ating mga alaga. Morning mga sumanwa. Makulimlim ang panahon kaya medyo ano tayo ngayon. Balot na balot. So ganito nagsisimula umaga namin mga sumanwa. Madaling araw pa lang gising na. Sa ganitong oras. Nag-aasikaso na ng pagkain sa mga alaga. Itang itong ano? Itong mga rahon, itong haleo. Nababanda. Itang. Gisi-gisi ah, gisi-gisi. So another blessing yung nakuha namin ngayon mga kasimanwa. Nanganak na yung isa naming durok. So far, siyam yung nailabas na. Hindi pa siya naglalabas ng inulan. So, yung mga babae, tatawagin kong Chichay. Tapos yung mga lalaki, Vicente. Lahat Vicente, tapos Chichay. Okay lang sa'yo, Vicente? Okay. Ha? Okay lang? So, actually, ito ay dapat 4 days to go pa yung due date. Pero pasok naman siya sa range nung 114 days. So okay lang yun. Linisan lang namin tapos tanggalan na ng putulan na ng mga ngipin.
Ang bait eh, hindi umiiyak. So final count natin ay siya mga si Manuel, lumabas na yung imanlan. At so may bago na naman tayong pagpupuyatan. More sleepless nights. May pagpupuyatan naman si Ate Kat Kat. Ikaw kay Kat Kat mabantay. Ikaw mo ni Brayel. So dahil unang gabi ngayon mga kasimanwa no, ating mga bagong panganak na biik. So may dahilan naman para magpuyat. Handa lang namin yung kanilang higaan. So yung bedding namin ay ipalang, tapos yung bulb no, para maaliwala sa paharamdam nila. Lalo ngayon, sobrang lamig ng panahon. So yan yung unang-unang dapat iwasan kapag may mga bagong panganak na biik tayo, yung malamigan sila. So hopefully ay makasurvive sila lahat. Okay, so mga kasamanwa, maraming salamat sa panonood at patuloy na pagsubaybay sa channel natin. Update ko kayo kung ano mangyayari dito sa mga bagong miyembro ng ating pamilya dito sa farm. Doble ingat po tayo mga kasamanwa, lalo na kung lalabas kayo at magmamaneho dahil sobrang dulas no sa labas. Kita-kita po ulit tayo. Shazam!